Magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo kami sa muli nating pagbabalik sa bahay ni Tatay Alfredo, ang pangatlong benepisyari natin sa sunod bahay, sa tulong ng ating mga kaibigan sa Team Budol at ang ating kaibigan na si Juan Channel, ay ibibigay natin ang regalo para kay Tatay, isang wheelchair, bigas at mga groceries na magpapasaya sa kanya, hindi pa man Pasko. Hilingin ko sana kung bago ka lang sa aking channel, pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating mga charity mission at i-follow na rin ang ating page na makikita sa screen. Salam. Dito sa dagat-dagatan. Doon sa may bundok. So ayan. Dito tayo. Jumal, bukas ba yan? Sarado yan. Mga kaibigan, nakabili na tayo ng bigas. At ngayon naman ay dadako tayo sa Robinson para sa mga groceries. Ayan, doon naman tayo pupunta. Kasalanan sana'y mababigyan, magpatawa sa isa't isa upang tayo'y lagi nang masaya. Pasko na naman para kay lalang ang ganito. Shiva pagdating namin sa pasukan sa bahay nila Tatay Alfredo ay iniwan namin ang aming dalang regalo sa labasan upang sa ganoon ay mas mabigyan natin ng kulay ang pagbibigay ng sorpresa para sa kanya. Siyempre, ito na po at nandito na po tayo sa bahay mismo ni Tatay Alfredo. Ano? Okay. Tatay Alfredo, ano pong masasabi niyo ngayon? Nandito na kami.
Sir, ang masasabi ko sa inyong ginagawa na kabutihan para sa aming may mga kapansanan na walang trabaho hanggang sa mga oras na ito may ilang taon ang nakakalipas. Yan ang labis-labis kong pinasasalamatan sa mahal na Panginoong Hesus na sila walang tigil sa kanilang ginagawa. Pagtulong sa katulad ko na may kapansanan na walang anak buhay. Dito na bumuhos ang emosyon ni Tatay Alfredo. Tumulo ang kanyang mga luha. At sa bawat katagang kanyang binibigkas, nararamdaman ko ang kanyang mga sinasabi. Pinaslamatan ni Tatay Alfredo ang Diyos sa kanyang panalangin na ako'y muling nakabalik sa kanyang tahanan. Sabi ko, maswerte tayo kasi tulad ng sinabi ko, nakita ay yung kwento, no? At meron kaming munting regalo ibibigay sa iyo na sana po ay makatulong. Kukunin ko lang tayo ha. Opo. Kukunin ko kahit lang. Kahit ano maitulong nyo sir sa akin. Please. Kahit anong bagay, maliit man na bagay, o malaki na bagay, pasalamatan ko rin ko pa rin sa mahal na Panginoong Hesus. Dahil sa inyong ginagawa na tumutulong kayo sa mga katulad ko. Pagpalain kayo ng lubusan sa mahal na Panginoong. Ingatan kayo sa Panginoong pamilya. Hallelujah. Nang mabanggit ko na mayroon akong ibibigay ng munting tulong, naging garalgalangan yung boses at muling umiyak si tatay. Siguro sa araw nito ay maaari lang. Dahil sa medyo masikip at maliit ang anilang tahanan, niyaya ko siya sa labas. Dito ko ibibigay ang regalong hatid natin sa kanya. Upang sa ganon ay mas higit niyang maramdaman ang pagmamahal. Hindi man tayo kakilala, pero dahil sa ating mga programa, mas higit natin nabibigyan ng pagkakataong mapasaya ang katulad ni Tatay Alfredo. Salamat sa mga kaibigan natin na patuloy na nagtitiwala sa programang ito. Ngayon para sabi kayo ni Tatay. Tatay, okay, paki-antay ba lang ha? Ibibigay ko sa iyo ang ating regalo ha? Okay. Tay, pwede po nang sasabihin ko dyan ang mga pasalamat sa inyong binibigay sa akin na regalo para marinig din sa bawat lugar. Bigayin na lang natin tayo kasi hindi lang ito eh, meron pa eh. Dyan na tayo mga groceries dyan. Napay, may kape, may noodles, may sardinas, may gatas ha. Para at least magamit naman po ninyo na. Maraming salamat. Okay. Subalit ito, eto pa, mayroon pa tayong ibibigay. Problema muna pansamantala. Alam kong hindi makakapuno yan, pero at least pansamantala. Makakapinabangan namin ang tulog ng pekta nito malang. At ang pinakamahalaga tay, sa araw-araw na pumupunta kayo sa pagsimba ninyo or gusto ninyong umikot dito sa lugar ninyo, bibigyan ko kayo ng kotse. Pwede mo yan. Kahit anong ibibigay niyo. Pero yung kotse, oh, dalawa po yung gulong. Yun. Dalawa lang ang gulong. Ha? Ayun, tingnan nyo ha. Malaking tulong yan sa akin. Ito tayo ha. Tingnan mo muna. At ito, itutuloy. Dadrive ko muna yung kotse. Ito na, Sis Juan. Maraming salamat, Juan Channel. At least sa araw na ito, siguradong mapapasaya natin si Tatay. Hindi po ba kayong lumipat dito? Alalayan natin si Tatay. Ang kapit natin ito. Bigas.
Ito na tayo, papraktisin na natin. Tayo po, ilalakad muna. Habang tinutulak ko ang wheelchair at nakasakay si tatay, patuloy siyang nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat at pumapalakpak. Ramdam na ramdam ko na mga oras na yan ang walang mapagsiglang tuwa sapagkat malaking tulong sa kanila ang wheelchair na ating dala. Ano pong masasabi ninyo, Tay? Ano pong masasabi ninyo? Masaya kami. Masaya kaming lahat kasama aking mga pamilya. Dahil ang aming pamilya ang kahirapan upang di ako mahirapan sa pagdalo kung sa padalang gawain na totoo sa mga Panginoong Hesus. Kaya maraming maraming salamat na natuntun ang lugar na namin na ito. Natulungan ako sa pamagitan ng mga bagay na itong natulungan. At tigil sila at itong winter. Hindi na maghirap ang aking mga pamilya. Kayo na, ano hong masasabi po ninyo? Masaya po ako na nabigyan siya ng ano kasi ako ang kasama niya pagsimba. Pagsimba. Masaya ako na nabigyan siya ng ganito na hindi na siya mahirapan pagkakas. So at least tutulak yun na lang. Ano? Po, makakapagsimba siya. Salamat po sa inyo. Maraming tayo po ay... Ako naman ay inano lang tayo ng Panginoon. Naging instrumental lang tayo. No? Kasama ko ang aking may bahay. Salamat po. Si Mrs. Gila. At ito pong wheelchair ay binigay po ng ating kapatid na si Juan Chanel, isa po siyang vlogger. Ano? So, ayan po ng mga groceries natin ay binigay naman ng isang grupo kung tawagin sila ay Team Budol. Tayo po ay malugod na nagpapasalamat sa mga grupo ng Team Budol na sina Algas Link, Daddy Dance TV, Arubanoli TV, Francis Vlog, The Sassy Siblings with Mom, Dr. Love, Wilson Rodrigo, Leah TFT TV, Nel Gaitan, Winchi Official. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtulong sa ating programa ng Sugod Bahay. Naway ibalik sa inyo ang biyaya ng siksikliglig at nag-uumapaw. Maraming maraming salamat sa muli. Ayan mga kaibigan, ang isa na namang nakaka-inspire na kwento ni Lolo Alfredo. Sa lugar na ito, lugar ng dagat-dagatan, malayo sa Cabesnan kumbaga. Sa pikangan naman, tingnan natin ang kanilang lugar at lokasyon. Pero walang malayo sa atin sa larangan ng pagtulong. Ako po si Taong Galak. At syempre kasama ko si Sir Jumar, ilang kameraman at ang aking may bahay. Naihatid na po natin ang pangatlong biyaya para sa ating pangatlong Sugod Bahay. Sino kaya ang kasunod? Comment lang din lang mga kaibigan. Maraming salamat. Disyembre, kapanganakan ni Jesus na ating Panginoon. Ito'y ating pinaghanda sa tuwing pagsapit ng Pasko at nagdiriwang ang buong mundo.
Pasko na lang.